Dapat kaati ako sa puno. Sabi ni Mati, na talagang mahilig ka, Daddy. All fever, sagot ni Bagong. Kaya nagtulungan ang dalawa, nadalhin ang puno sa hati ni Bagong. Ngayon, kailangan natin pumabay sa lupa. Sabi ni Bagong. Ano? Hindi ba nagkasundo tayo na hatiin natin ang puno? Oo, pero kailangan muna natin itanim ang puno para sumuko at pabunga. Tapos, paghahatiin natin ang mga sabi. Hindi ganyan ang paghati. Sabi ni Matsin. Dapat, ngayon mismo natin hatiin ang puno. Pero, hindi mabuti ang ganyang paghati. Sagot ni Bagong. Wala akong pakialam. Sigaw na rin. Gusto ko na ang hati ko ngayon din. Tahimik na rin ang puno. Tingnan ni Matsin ang dalawang hati. Ang taas at bahagi ng puno ay mayabong sa malagkitirang dahon. Iyon ang piniling kalahati ni Matsin. Ito ang mataas na parte ang hati. Dali-daling nilalayan ni Matsin sa kanyang sariling hati para itanim. Tingnan ni Pabong ang bahagi ng puno na nagtira sa kanya. Nabukay siya sa lupa at titingin na ito. Kumuha siya ng tubig sa ilog at binigyan niya ang lupa kung saan nakatingin ang puno. Sa ilalim ng mainit na araw, ang walang ugat ni puno ni Matsin ay nalantaan na matay. Samantala, ang puno ni Pabong ay lumaking ng patayong at sa madaling panahon ay nagkaroon ng mga dahon. Di tagtagal, namuha na rin ito ng mga saging. Nanginog na ang mga saging, gusto na mong itas ng ilan si Pabong sa mga akyat ng puno. At umitas ka ng saging. Magulit ka ng ilan sa akin, syempre, pwede ka rin kumain ng ilan. Madaling naakyat ni Matsin ang puno. Nung naabot niya ang mga saging, nagsimula na siyang kainin ng mga ito. Naghintay si Pabong! Lakit, wala din mo hulit na saging si Matsin. Matsin, bigyan mo naman ako ng ilan. Sabi ni Pabong. Ayoko nga. Sagot ni Matsin. Dinaya mo ako noon nang ibinigay mo sa akin yung parte na puno na hindi namumunga. Ngayon, kakainin ko to itong lahat. Bigyan mo naman ako ng kahit ilan. Tulog ni Pabong. Tinapon ni Matsin ay Pabong ang lahat ng nakain niyang mga saging. O, ayan. Napatawa sa Pabong na nakita na ito. Narinig ni Matsin ang tawa ni Pabong at sinubo niya sa pinagtatago ang lugar. Binalita ni Matsin si Pabong. Sabi ni Matsin. Paano kaya? Itapon kaya kita sa isang malalim na buhay? Ha? O itali kaya kita sa isang puno? O dalhin kaya kita sa tuktok ng isang bundok at iwan ka roon? Nabigis na nag-isip si Pabong. Wala sa akin kung iiwan mo ako sa tuktok ng bundok. O itali ako sa puno. O kahit itapon mo ako sa malalim na buhay. Huwag mo lang ako itapon sa tubig. Humalakak si Matsin. Ha! Ayaw mo sa tubig. Ngayon, alam ko na kung paano kita parurusahan. Inuha si Matsin si Pabong at tinala sa ilog. Ikinap na ito.